Kaugnay ng pagsuko ni Pastor Apollo Quiboloy, makakausap naman natin ngayon ang abogado ng pastor na si Attorney Israelito Torion. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga subscribers po nitong sikat na station po. Attorney, linawin lang po natin at pakipaliwanag sa amin. Ano po ba yung nangyari, na aresto o sumuko po si Pastor? Well, wala na pong issue dyan kasi pati po PNP ay nagsabi na sa Pastor Apollo Quiboloy surrendered, voluntarily surrendered to the AFP and the PNP. Marami pong istorya dun, no? And I hope it can be cleared na hindi po siya arrested. He surrendered kasi ayaw na niya ma-escalate pa yung situation. And naawa na talaga siya sa kanyang mga members, and because of the 15 days po na assault against their constitutional rights to life, liberty, and property. So he wanted it to end po. Pero bakit po kaya tumagal, na inabot po ng binanggit nyo 16 days bago po sumuko or lumabas po si Pastor? Because he was in the hope na yung remedies niya na na-avail ng kanyang lawyers. Like for example, ako, nag-file ako ng petition for certiorari sa Court of Appeals to question the finding of probable the validity of the warrant of arrest as well as information. May pending din kami na motion for reconsideration sa DOJ, no? And yun po ang ano niya, kasi legal remedy yun which can be availed of by any accused. Lacson versus Executive Secretary, Aliado versus Diokno, Miranda versus Tuliao. Yan po ang mga instances ng Supreme Court nag-recognize that that is an option really that is available to an accused. Attorney, pwede po ba kwento niyo po sa amin yung proseso nitong naging pagsuko? Bakit po kaya sa AFP po siya pumunta, hindi doon sa mga pulis? Well, honestly, ang unang nag-broach sa amin yung option na yan, although we know that, of course, anybody knows that that is such an option, ay PNP naman, to be honest with you. Si General Silo, no? As a matter of fact, matagal kami nag-usap, he provided the options. No? And we, what's it called this? We kept that in mind. And then, yun nga lang, yung grabe na talaga yung sa second attack kasi, nitong series of attacks, June 10 yung isa, tapos itong August 24, no? Nakikita po namin na gumagrabe at gumagrabe everyday. May yung arrest warrant ay ginawa ng lisensya para i-convert yung KOJC property into a police garrison. Yung cathedral nasa Laula na, no? Ginawa ng command post. Yung GMC namin na eskwilahan, ginawa ng tunneling operations, no? At yung mga sasakyan, no, arbitrarily na confiscate na, no, maraming dinakip, 28 persons, buti naman nakalabas na ngayon. Nag-decide si Pastor na i-maintain yung communication lines, and he trust kasi si General Silo, pero may ano pa siya, may bossing pa siya. So ako mismo ay requested Governor Hubahib po to get in touch with the AFP through the ISA. Yun po talaga ang nangyari. Kaya, kasi may mas trust, may ano pa siya, may mas trusted niya ang AFP honestly kaysa sa PNP po. Yan po ang totoo. Bakit daw po? Trust is a personal thing, and may mga officers naman po sa PNP na respetado niya talaga. Like for example, Major General Silo. So we maintain that. But we have to seek help doon sa AFP kasi doon siya may comfort po. So nag-lead po yun si Colonel Ruiz in the negotiation. No? Doon namin ginagawa sa bahay ni Governor Hubahib. At nung na-confirm ko for the first time nakabalik pala si Pastor doon sa compound nung September 8,
kinontak din ni Colonel Ruiz yung kakilala niya na intelligence head po, one of the high officers po, si General Pacapas. At yun na, fast track na po yung negotiation doon. Mm-hmm. Yung sinasabi po kasi ang term na ginagamit ng Pangulo ay inaresto, but you were saying kanina na, well, of course, kasi sinerve yung warrant, you were saying kanina na there's no question, he surrendered. Yes, mm-hmm. He surrendered po. Mm-hmm. Yun din ang term na ginamit po ni Colonel Fajardo, mm-hmm. Based on the instructions, I believe, of... General Francisco of CIPC. Kasi yun po talaga ang totoo po. Attorney, huli na lang po, ano po ang plano ng inyong kampo ngayon na nasa custody na po ng pulisya si Pastor? Well, we will face the cases filed against him by one complainant. Isa lang po ang complainant dito sa Pilipinas, Pam, ha, baka kasi ang mga presentation ni General Torre, this is done in order to serve justice to the victims. Isa lang po ang nag-file po dito, no? At na-dismiss na ito matagal na sana at binuhay lang noong nagkaroon ng matinding Senate investigation ni Senator Risa Hontiveros. We will face the cases and okay. We will prove the innocence of Pastor Apollo Sikibuloy. Only that our request that he will not be extraordinarily rendered to the U.S. Sana po na hindi po gagawin yon while he is facing the cases here. Pahabol na lang, attorney, nakausap niyo po ba si Pastor at alam niyo po ba kung kamusta na po siya ngayon, ngayong umaga? Of course. Nung kahapon, for the first time, I saw him sa Davao and then sumakay kami ng aeroplano. Yun nga ang picture nga, ang usapan sana namin kasi ni General Macapas ay media blackout muna. Ano nang muna natin, i-arrange lahat at i-announce later, no? Pero nag-request kasi si General Macapas na mag-take lang daw ng isang picture kasi request daw ni General Marvil. Eh pagdating namin sa Manila, pusot-pusot yung mga text sa akin na nandun na pala sa na-post na pala ni Secretary Abalos na okay. Nadakit siya at nandun yung picture namin. So how that happened, I do not know also. Maayos naman po ang lagay niya ngayong umaga? Ngayong morning, nakaalis ako doon sa Cap Crame po, mga alas 2 ng umaga ata, alas 3 na ng umaga. Okay. Mm-hmm. Hindi pa kami nagkausap po. Babalik pa ako doon. Maraming pong salamat kay Attorney Israely Totorio ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.